team pick. And we are back para dito sa ating grand finals ng Kings Cup 2018. 1-0 na po. Fanatic yung nanalo ng game 1. And itong Lota, kailangan nilang bumawi dito sa game number 2. So Earthshaker, Pugna, and Crystal Maiden yung pick ng Lota. Sa kabila naman, Necropos and Kungka. Uy, Crystal Maiden, hirap pa pala no. Lumabas sa baul. May pick pa pala ulit itong hero na to. Parang guys, maganda naman yung aura niya kay Shaker sa kay Pugna. Pero ano na naman ah, Necropos na naman para sa Fnatic. Tingnan natin kung si MP na naman ba ang maglalaro ng hero. Another Rampage na naman ba? Mm-hmm. Or ibang hero na, or ibang player na pala ang gagamit ng hero na to. Ayaw na rin kasi nila ibigay dito sa may side ng Lotak yung Necropos eh. Mm-hmm. Lagi nga nag-Necropos itong si Ohio pag open yan. And nakita mo na natin nung kahapong series, Ohio on Necropos, ang dami niyang nakakarit, ang dami nung oras. Lagi ang tagal bago mabuhay yung mga cores ng Fnatic doon. And sila naman yung binibigyan ng ganung parusa ng Fnatic ngayon. Tapos, tawag dito, sabi mo kanina, nagkungka din yung kay Abed kanina, napili din ng Fnatic. So, kung matigyan natin, medyo hindi natin gano'n nakikita yung Kungka support kasi parang hirap niya na gamitin eh. He needs a lot of level, kailangan din ng mga decent farm for it to be effective sa mga laban. Mm. Pero kung i-core man lang itong Kungka na ito, dalawang core na agad na pinakita ng Fnatic, umpisa pa lang ah. Kaya nga, and ito Fnatic, let's see kung ano yung kanilang third pick. Malamang support yan! Yun na nga, Vayne Elemental, yung pinick dito ng Fnatic. So maganda rin ito sa laning stage, sobrang lakas mang haras. Yeah. And yung kanyang setup with this sleep torrent, kayang-kaya. Pero pinili pa rin nila tong hero na to, kahit alam nila na may Earthshaker, Crystal Maiden, or si Pugna. Lala na yung Netherwords, skill type pa naman yan, si Vayne Elemental. So medyo mahihirapan yan in terms of like using yung skills niya. Pero tignan natin, mas okay naman, mas nagtipo ko yung ano yung pick ng Lotak ngayon. Meron silang Pugna, they have that aggressive hero na hindi ganun kailangan kadaming item to be to get online. Di ka tulad kanina, nahihirapan sila si Mirana, si Centaur, kailangan ng farm para mag-online. Lalo na yung Bristleback, kailangan ng farm nun. And ito, Lotak, let's see kung ano yung kanilang pang-apat na pick. Ang kailangan nila dito, dalawang core pa. And Shuwan hero, ano ba mga Shuwan hero against dito kay Kungka? Usually pinipili nila diyan Monkey King para tapatan na eh. Tapatan para manalo talaga sila sa laning phase. Alam ko si Lotak nag-Monkey King sila, si Raven nga lang yung gumamit eh. Ewan ko lang this time. Pwede pa naman sila mag-Monkey dito, pero siguro ilalast pick siguro nila 'yan. Pero speaking of Monkey King. Monkey King nga para dito sa side ng Lotak. Pwede mo naman sa mid lane, pwede rin naman i-carry yan. Pero nakita ko na yung Monkey King ni Raven, malakas din ko. Malakas yung Monkey King ni Raven baka kay Raven ito ibigay. Pero ito, Fnatic, let's see kung ano ang kanilang ipipick dito ngayong nakita na nila itong Monkey King. Ano ba sa puno? Pero kung tingin ko, kailangan pa nila ng ano dito eh, ng setup na yung tanker nila o yung hero na papasok. Pero Invoker na naman ah. Invoker! Uy! Para na naman dito sa side ng Fnatic. Talagang nilalabas na ang Fnatic yung Invoker niya, Abed, no? Pero ano to, I guess kung magiging support kung ka to, ano to, yung Nightmare to Torrent combination din, pwede na rin, di na rin masama, kumbaga. Malakas din yung crowd control nila with a ghost ship. Ayan, meron din silang X-Mark para kay Monkey King, kung sakalig tumalo. Baka na-offline na to, kung kay. Pwede rin, no? Oo, baliw naman si IJ6, lahat ng pwede niyang gawin, gawin niya na. Oo. Oy. Pero kung tatapatan ni Raven yun, mahihirapan siya dun. May narinig akong PM. Sa akin ba yun? Alin mo muna. Itanggal mo muna lahat. Wait lang mga sir ha. Wala. Ay, ito pala. Hindi ko pa na-log out. So, yan. Balik. Okay na ulit mga sir.
PM ata si Kuya Nick. Eto, si Dean MD, pa-shoutout. Miss, is she from Cebu City? Uy, magandang hapon slash gabi na pala sa inyong lahat dyan. Kamusta kayo dyan? Sa lahat na nanonood, guys, welcome dito sa ating series. Grand Finals na nga po pala ulit ito. Naku, Fanatic Specter. Ang kanilang pinili dito. Hero pa rin din pala to. Oh. Nawala na to eh. Nawala na to bigla eh, no? Pero, kung titignan mo yung lineup nila, isipin mo ba may Specter pa bang option dyan? Parang, ano ba to? TI, ano ba rin ba tayo? Di ba, kailangan siguro na ng teamfight late game. I mean, okay din naman eh. Yung laning pace din naman dito ng Lotak. Kung bigyan mo ng Earthshaker sa Crystal Maiden, hindi naman sila ganun kalakas sa yung dalawang support nila in terms of laning pace. Unless nga na mabigyan sila ng core na sobrang aggressive dito sa side ng Lotak. Hindi ko kailangan nila ng mabandang ano dito eh. And Dragonite naman sa side ng Lotak. Maganda yung Lotak ah. Parang Madaling i-execute yung hero nila. Parang easy lang i-execute nung hero dito ng Lotak eh. Pero ayan na nga po, nakita natin yung drop ng both teams. Monkey King ni Raven na naman. And let's see. Parang yung bola dito naka-Specter ah. And EMP, alam naman natin. Oo, for sure yan. Tignan natin din. Okay lang, at least si Abed, playmaker pa rin yung hero niya, di ba? And ice on Necropos. Hindi naman kailangan mag-greedy dito ni, ano, ni MP sa hero niya. Hindi naman kailangan niya mag-radiance, pwedeng mag-vanguard or blade mail. Build siya dito or diffusal, yung mga ganong item, manta style, pwede siyang mag-route na gano'n kung gusto niya. Actually, maganda din yung blade mail dito sa laban na to. So, hindi niya kailangan sobrang mag-ready kasi na doon din naman si Ice. Pwede siyang tulungan with the damage. Pero, ewan ko lang itong kung ka na to, kung paano nila i-scale to. So, eto na po. Ang drop ng both teams. Specter ni MP against Raven Monkey King. Kahapon si Raven, 14-0 sa kanyang Monkey King. Hindi siya namatay kahit isang beses dun sa game number 1 ng Fanatic and Lotak. Tawag dito. Tingin ko maganda yung ano dito, yung draft ng Lotak. Kung mapapangalagaan ni Juwan yung lane niya. Kung mananalo siya sa lane niya, mapupush niya agad yung tier 1 tower o mape-pressure nila. Or even Ohio, yung lane ni Ohio, kung mape-pressure nila na sobra si Specter. And then mag-rotate sila where DK is. Yung ano mo yung rotation ng dalawang combination na yun. Tapos si Raven din. Alas sila mapupush eh. Oo, tsaka yung ano nila, yung teamfight nila early on, malakas. Kasi si Raven, kapag naipanalo niya yung lane niya, last time nag-invest siya ng Hand of Midas, tapos nag-gank na lang siya ng nag-gank, naipaglaban siya, pinresure yung mapa ng kabilang side. And yun nga, kahit nasabihin mo, he's the carry, pero siyang Hand of Midas, yung investment niya, nakakapag-farm pa rin siya at the same time. At eto na tayo, dito sa ating game number 2, na itong ating Grand Finals. Sino kaya dito? Ng ating Kings Cup 2018, Lotak versus Fanatic. And Lotak sa region side natin, Yamate on Crystal Maiden, Ohio on Pugna, AU on Earthshaker, Raven naman on Monkey King, and Shuan sa kanyang Dragonite. Alright guys, aside ng Fanatic, you have Jabs playing the Bane Elemental, or Bane, si Abed naman on his Invoker, DJ naman playing this si Kungka, ito, tapos si MP naman sa Specter, and of course, Ice on the Necropos. And ito, Ohio on the top lane. So, MP ang makakatapat dito ni Ohio. Parang mahihirapan yung Specter dito. Oo, for sure yan. Pero tingnan natin, nandiyan naman si Bane Elemental. Sino yan? Sus! Uy, nandito si, ano, si Coach pala ito. Lapit tayo dyan, oy. Lapit na ba? Ilang days? Ah, okay. Pero ito, Ohio, tirumaan ng Sunstrike. Kailangan niya mag-back. November 5. Alam na alam, ah. November 5, parang tagal naman nun. Grabe naman yung tagal nung streaming na. Andito nga po. And eto, naku, grabe naman yung cameraman nito. Parang droga-droga. Oy, binababa pa ni Jabs yung kanyang item, nangaasar lang dito. Grabe naman, yung TP daw. Just colors. Baka kailangan mo mag-TP daw, babalik.
Makulit din itong si Jabs eh. Si Jabs eh. Ito ha, tapatan sa mid lane, Abed versus Yuan. So, Invoker, katapat nga dito yung Dragonite. So, mukhang okay naman sa Dragonite itong tapatan natin eh. Hindi siya mamatay dito. Ire-regen niya lang. And Jabs naman, pinapahirapan siya dito. Pero Raven, tinatlo agad siya sa lane na to. So, akala siguro na itong Lotak, dalawa lang. Mm-hmm. Yung lane, yung naka-lane dito, pero hindi pa na nila nakikita si si Kungke. So, kailangan nila mag-ingat. Dagger, coming from Spectre. Jabs, medyo pulahan, pero yung torrent magkoconnect sa dalawa at mapag-back dito si Jabs. Napakagandang setup yung kanilang ginagawa na yon. Pero Raven, mapapaback na lang. Mayroon naman salve siguro yan. At masustain yung kanyang buhay. Ito yung element of surprise na force agad na gumamit si Monkey King nung kanyang healing salve kumaga doon sa lane niya. So kailangan niya na mag-ingat ngayon or mag-provide pa ng magpadala pa ng maraming sustain kasi nga try lane na tong katapat niya sa top lane. Kaya nga, and ice kaya-kaya yung sarili niya dito sa bottom lane Pugna plus yung Crystal Maiden, okay na okay lang siya. Oo. Dito sa lane na yan. While on the mid lane lamang ng nako yung Dragonite ang lumalamang dito sa mid lane. Pero Abed, na-ready na yan siya. So, kailangan niya talaga dito nga doble. Ingat. Napapansin ko kanina eh, hindi ka na nag-focus si Abed sa early CS. Talagang hinaharas niya na hinaharas si DA. Kasi ganun minsan eh. Kapag mid guy, kapag alam mo na hindi ka pa bored dun sa matchup na yun, gagawin mo na lang, harasin mo na harasin yung mid para pag nagkaroon ka ng kill potential, doon mo siya mapupugo, doon ka makakabawi sa farm mo. Kasi alam mo na mahirap na yung matchup at mahirap siya patayin. So, umpisa pa lang, ito try mo na siyang i-punish dun sa kanyang low regen. Pero dapat ba yun eh? Double yung ano niya, level 2 na yung ano, nung Dragonite. Plus 9, no, regen, no? Bilis eh. Parang dapat talaga dito mag-CS na lang muna siya, no? Mahirap eh, kasi melee kasi si DK. So, kaya niyang i-deny, meron siyang stout, meron siyang QB. So, mahihirapan talaga si Abed dito kahit ano kami. So, kailangan mo lang mag-decide kung ano yung gusto mo yung priority. Oh, and let's see kung ano gagawin dalawa ng support dito na Fnatic para bigyan ng magandang early. Ito si Abed. Pero ito na, nagkaroon siya ng alaga dito para naman matulungan yung kanyang sarili na makakuha ng last hits. Oh, hindi pa niya nakakuha yun. Pero nandito yung torrent, hindi nga lang magkoconnect para dito kay DJ. Pero nag-rotate na para tulungan niya. Ito si Abed. So, I guess this time, mas maganda yung laning phase na Lotak. I mean, it makes sense sa draft nila, sa hero nila. Mas maganda yung, mas papalag yung hero nila compared dun sa game 1. And yun nga, like sinabi natin kayo na mas madali execute yung heroes dito ng Lotak. Makuha lang nila yung levels nila, yung level 6 nila. At least sa one item, papalag na itong Lotak. Pero tingnan mo naman yung last hit dito ng Dragonite, 14-7. While itong si Abed, 6-0. So talaga namang lamang na lamang itong Dragonite dito sa mid lane. Ito na yung sinasabi ko na ano eh, na kung ka-support. Pero wait lang. Pero ito sa top lane, AU naman yung delegado dito. May X-Mark, mamamatay pa si AU. Na boundless strike din si DJ and First Blood. Makukuha pa ni Raven. Ngayon, Jabs naman yung mahirapan dito. Natumakbo and Raven. Dire-diretso na naman yung kanyang ginagawa dito. Na dinodominate niya yung lane niya. At mamaya, naku. Double kill. Bibilis lalo ang item dito ng Monkey King. Saan niya pa nakawa yung ano, yung dalawang kills ng dalawang support. Ito nga sinasabi ko, kung ka as a support, sobrang hirap niyan. Kumbaga, usually na pinipili mo na support sa meta na ngayon, yung sobrang laki ng impact laning phase pa lang, like yung ogre or mataas yung regen, napakasakit ng yung unang skills nila pero sa bottom lane. Ito na si Ohio, DJ, may X mark yan. Gustong bigyan. Pero Lotak sa top lane. Si AU mamatay doon. And Ohio, tumatakbo pa rin. Tamang harassment lang kami from DJ. X-Mark, Torrent will connect on this Pugna. Mamamatay ba yung Pugna? Nakatag creepy pie. Slow coming from Ice. Ohio, nakapag-stick pa. Pero Ohio, mamamatay ba? Yes po, mamamatay po siya. And DJ, makakuha na kill na yun. Muntikan lang si Ice. Pero good rotation coming from DJ. While on the mid lane naman, Abed yung mabibigyan. Ang gandang rotation dito ni Yamate sa Crystal Maiden. Setup lang ng either Nova or yung Frostbite niya. And easy peasy kill na agad sa gitna. So since na sisecure na nila yung top lane doon, nakuha na ni Monkey King yung decent level niya, mas nakakapag-rotate yung heroes ngayon netong Lotak. And yun nga, nakakapagbigay sila ng pressure, especially dun sa mid lane. Oh, and ito, tatlong bounty runes makakuha ng Lotak. And isa naman sa side ng Fnatic. So, iba yung istorya ngayong laban natin. Maganda yung early ng Lotak. Let's see kung magdedire-diretso sila dito. And Abed,
Nahihirapan siya sa mid lane. Pero ito yung tulog kay Jabs. Makiking, yung normal-normal lang niya. Pero kailangan niya mag-ingat pa rin dyan. Uy, naku, nablock pa ata siya ng Crips. Ito yung boundless strike, Jabs. Hindi, kapalag naman daw siya. May brain slap, ito nga si Jabs. Tingko kailangan nilang i-prioritize ng ano ng Lotak tong safe lane nila, yung Spectre nila, kailangan nila i-babysit yan, make sure na hindi siya namamatay. And at the same time, si Ice is still getting quite decent farm and experience sa bottom lane, so he should be okay. Kasi si Invoker naman, kahit sabihin mo na mahirapan siya dun sa gitna, kasi parang binigay mo na yung ano yung matchup na yun eh. Meron naman siyang Sunstrike, so makakabawi naman siya. Kumbaga may involvement pa rin siya sa mga team fights. So makahabol naman yun si Abed. And eto Abed. Going. Uy, may Sunstrike na binigay. Tinanggal nga lang sana yung regen, pero hindi. Hindi tinamaan. Ito nga si Shuan. Jabs naman, iikot dito. Raven, balak na napatay. Nandito na rin si DJ. Let's see. Pero wala pa nga 3 dance. Ito nga si Monkey King. Torrent dito mama. Ang sakit ng normal kay Jabs. Ito yung fissure ni AUTP. Outbound the strike. Naku, na ano pa. Kenchan Totem and Boundless Strike. Yung magsisecure ng kill na yun, Raven! Killing spree na. Isa, mas maganda yung hero ni Ayo ngayon. Mas marami siya nagagawa sa mapa. Nakakapag-rotate siya. Kasi mas malaki yung kill potential ngayon compared dun sa game 1 kanina. And baba ng kanyang last hit dito. Pati na rin si Ice. Yung kanyang net worth, ang baba. Nahirapan din siya dito sa tapatan nila ni Ohio. Yung Decrec kasi nakakainis yan eh. Kung baka lalasitin mo na lang, de-decrecify ka pa. De-decrec ka pa. Hindi ka makalasit ng tama dyan eh. Pero ito, DJ, naispatan siya dito ni AU. AU't! And 2K, net worth lead para sa side ng Lotak. Sobrang aga pa lang, pero ito, ice. Gustong dive in dito ng Lotak. Pero mag-aback na lang ata. Decrecify, sabay drain, hindi enough yung damage. And then Jabs, ito yung setup nila kay Pugna, napasobra sa tapang ang kuya mo Pugna at na-reaper sa mukha. Ano yun? No? I guess hindi niya in-expect na merong ano, Bane Elemental doon. Saka ang ganda kita mo, Nightmare, tapos pinatay niya yung ano, yung Nether Ward. Tapos hindi na naprotektahan ni Pugna yun, hindi siya nakapagdino ng damage, yung life drain niya. Nakumbit yun na rin kanina yung life drain niya, so wala na talaga siyang ano doon. Pambawi. And ito, MP naman on the top lane, patuloy pa rin yung kanyang pagka-farm. Pero Raven and the squad, ready din sa top lane na bigyan nito sa MP. Ayan na nga, ito na yung fissure. Raven, yung boundless strike binigay na rin, pero mayroon siyang dagger out. Itong Spectre at makakalis siya dun sa may fissure block. Si DK. Pero DK, merong haste dito. Naku na, bigla. Ito nga si MP at mamamatay sa top lane. Maganda rin eh, kahit na sabihin mo na, pero wait lang. On the bottom lane naman, Ohio, tatamaan ng torrent. Ice, mag-back na lang sila dito dahil pulahan na. Ito nga, tropang ice. Ang ganda namang sleep to dodge that fissure. Pero Ohio, hindi siya papapigil dito. Jabs, Delegado, and the blast. Coming from Ohio, mamamatay. Ito si Jabs. Ito yung next target nila. Si ice. Ultimate, coming from MP. Yamatay maging kapalit sa side ng Lotak. Pero grabe naman yung damage noon. Ice, mamamatay. And AU, binibigyan din dito. Ito si MP. Yun nga lang, may daan dun sa dulo. And DJ, ang dami niyang torrent na hindi tumatama na. Mahirap pag ano, hindi kayo swak nung dalawang support mo. Kahit ibigay mo kasi yung ano, yung combination nila. Mahirap eh. Ang daming pang-counter ng Lotak. Meron silang Decrepify, meron silang Frostbite, meron silang Fissure, and they have the Boundless Strike, meron pa silang DK. Ang dami lang hero pang-contra. So, sa ngayon yung Fnatic, kailangan lang nila maging patient, makuha yung mga core items nila, get to that mid-game to late-game phase ng laban. And pabayaran muna nila yung Lotak. Kumbaga, konti lang muna yung damage na ibigay nila sa Lotak kung gusto nila may panalo yung series na to. Talagang farm lang muna. And ito, pabati daw. Bago pumasok, nod muna bago magtrabaho. From Riyadh, sabi dito ni Baito, 13. Yan, shoutout sa'yo. Mga tropa natin nga, OFW dyan. And Dragonite, meron siya ditong drums and going for Blink Dagger. Ito, Raven. Nice pata niya ata si Jabs dyan. While on the bottom lane naman, pinupush na nung Pugna na meron na ngayon Aether Lens. And then TP. Let's see. May smoke sila dito na break agad. X-mark dito kay Shuan. Torrent, magkoconnect. May Reaper yan. Ibibigay pa. Hindi tumama yung Sunstrike. At Delicado ata yung Fnatic dito. May Deafening Blast. Ginawa na nila lahat pero wala pa rin namamatay. Jabs pa yung unang mamatay sa side ng Fnatic. At naku, ang daming skill na hindi tumatama.
Diyos ko po. Etong, I think nararamdaman natin yung ano eh, yung kungka effect ng ano, ng etong hero na to. Kailangan niya pa ng bold kung gusto niya maging efficient or magkaroon ng impact sa laban. Pero so far, nahihirapan na rin silang mag-push. Kita niyo naman, after nakuha nila yung mid, sa top lane, nandun pa rin si Raven. Free farming, wala ang contest dun sa taas. And then sa bottom lane naman, nakuha na rin ng Fnatic. Yup. And ito, Ice, going for Defiance. Pero ito, si Abed, ang nahihirapan. Kanina, mag-aagalims na kagad siya. And Jobs naman, words lang, level 4 pa rin. 10 minutes na yan. And Jobs, basic words by Yamate, no? Nakakailang words na si Yamate sa kanya. Oo, yun yung mahirap pag wala kang ano eh, wala kang map control din sa mapa. Pero ito, okay. Kita mo yung Radiant Vision dito, ah. Yung observer wards ng Lotak, ang dami. Malinaw pa sa Meralco yung ano nila dito, yung nakikita nila sa mapa natin. So alam kasi nila ang lugi na eh, kaya mag-jungle na lang to mga to. Ayun, basic lang oh. Syempre, mga supports, wala ding income yan, so mahirapan sila mag-deward. Ito Raven, dire-diretso yung kanyang farm, going for Echo Saber. Ito si Shua naman. Naku, lapit na sa kanyang Blink Dagger. Ito yung stun. Dito kay Pain Elemental. Ultimate kaya from Yamate. At mamamatay si Jabs doon. Walang kapalit sa side ng Lotak. Kahit objective, wala silang nakukuha. Ang hirap eh. Kita mo si Pain Elemental. Sabi nga dito, wala pang boots hanggang ngayon. Pero ang gagawin pa, prioritize mo ba yung boots mo o yung vision ng team mo? Diba? Mahirap. Mahirap talaga. And ito, Yamate. On the middle lane. Siya lang yung nagkapalevel dito. And top lane, masisecure ng Lotak. Pero bottom lane muna, mukhang magkakaroon ng engagement. May TP. Ito nga si Ohio, may Blink Dagger na rin yung Dragonite. Nagbabalak sila dito pero kita mo naman yung advance ward na naman ng fanat ng Lotak. Alam nila eh, parang bottom lane, baka kumuha to ng torre. Mayroon kagad sila vision dun. Mas malakas sila sa ngayon eh, compared sa Fnatic ngayon. Kumbaga, ang pambattle nila is yung Hunt and then the combination from Invoker and Jutor. And after nun, kailangan nilang umalis. Kasi kukulangan na sila where sa side ng Lotak. Marami silang skills na pwedeng spam. Pero X marks, scouting lang dito. Uy, naglagay na rin Naglagay ng wards. At alam yan, na itong side ng Lotak, madedewards na naman. Ayan na naman. Easy dewards na naman. Dahil dito yan, no? Grabe naman dito. Pero X-Mark, Barco, magkoconnect dito kay Pugna. Plus, the card na kamatayan, mababurst down. Itong si Ohio, pero Shua, nandito na, na-stun. Itong si Negro po, sino yung kanilang kukunin? Wala sila makuha. Uy, ito yung bite kay MP and the Boundless Strike. Plus, the Echo Slam ni AU. Grabe naman yung combination doon. Two heroes doon side ng Fnatic. And Ice, yung next target nila dito. Blink Dagger, stun by Shuan. And Ice. Uy, hindi. Meron siya ditong Ghost Shroud. Pero wala na ata siyang follow-up dyan. At mamamatay din dito si Ice. Medyo napatagal niya lang yung kanyang buhay. And three heroes down para din sa Fnatic. Ito na nga yung sinasabi ko, kapag nakakuha sila ng pick-off na ibigay nila yung combination nila, kailangan nilang umalis agad. Kasi kita mo yung firepower ng Lotak, yung potential nila. They have the Blink Dagger, si Shaker Fisher lang. Makakahabol agad si DK dun sa Dragon, meron pa siyang Dragon Tail Stun. Yung the Frostbite from Crystal Maiden, yung Nova. Boundless Strike, napakagandang combination. Plus yung Echoes lang pa ng Earth Shaker. While on the mid lane, Abed, eto na yung Dagger, stun. Diyos ko po, wala na magagawa din si Abed. Pero gusto niya kunin sana si Yamate. Yun nga lang, hindi niya mamamatay. While on the bottom lane, naku! Ito na yung Wong's Command. Ice. Lalabanan din si Raven, pero tumalon dito sa punuan. Ito na yung ultimate. Coming from Spectre. Pero wala eh. Diyos ko, ang hirap pumatay para sa kanila, no? Oo. Wala na rin sila. Kung siguro may vision sila sa high ground, kung nakaposition si Kunkka, baka na X-mark. Pero hindi eh, mahirap din si Kunkka. Mahirap yung mga support. Kaya nahihirapan din yung Fnatic na mag-follow-up ng skills nila. Grabe itong Lotak ah. Bigla po silang lumakas ng ganito na kaya na nila sumabay dito sa powerhouse team na Fnatic. Nakita naman natin yung TNC Fnatic, yung kanilang major run, pati yung minor. Major run nga. Grabe. Talaga dinominate nila yung C. Silang dalawa talaga yung top 2. Pero itong Lotak, pinapatunayan na kaya rin naman nila makipagpalagan dito sa mga team na to.
So, pag ano talaga eh, kapag naibigay mo yung draft, kaya-kaya nila-execute na. Pero si Spectre, delikado na naman. Oh, and Spectre, MP, ultimate, kaya from Yamate. Feature yung magsesecure ng kill doon. And AU nakakuha ng kill. Oh, lalapit na siya sa Blink Dagger yun. Naka-easy 200 gold pa itong si Earthshaker dun sa engagement na yun. And eto, MP, talagang Radiance yung kanyang bubuin dito. Ang hirap eh. Paano? Parang na-outrap ang Fnatic dito. Ano? Grabe. Parang nilagay nila yung ano nila, yung sarili nila sa hukay eh. Oo. Yung ano, first two picks nila, yung Necro sa Kunkka. Tingin ko dun sila nahirapan eh. Kaya kasi na-counter-counter na sila dito ng ano, ng Lotak. Tapos pinakita rin nila kagad yung mid lane nilang Invoker. Tapos yung automatic yun. Automatic na. Tapos yung last pick pa nila, Spectre, parang sobrang greedy. Kaya nga eh. Buti sana kung hindi man lang yung Invoker yung last pick. Ayun, yung last pick na naman nila yung Invoker para malaman man lang nila. Oo. Diba na pwede pa yung Kunkka doon. Pero eto na, bottom lane, ice. Hindi ganito yung game number one natin. Pero TP out, makakapag-TP out naman siya doon. Parang feeling ko pinilit ng Fnatic yung draft nila eh. Parang, oh sige na, nagkamali tayo sa Kunkka. We'll try to make it, work it out sa position 4. Pero kita mo naman, sa gitna. Echoes lang, binigay na dito, MP. Hindi na siya pagka-farming dito ng Lotak. Pero may dagger. Makapag-out pa ba ito sa MP? TP out! Ooh. Ay, ang gandang tornado din by Abed. Saving. Grabe. Yung buhay dito ni Spectre. Mukti ka na siya doon. May stun siya doon. Grabe yung tulungan ng ano na to. Ng dalawang player na to. Kumbaga. Pero, kung hindi naibigay tornado doon, naku, bakalagal pa lalo yung item ni Spectre doon. Pero maliit lang na bagay yun eh. Kumbaga, hindi pa rin yun yung turning point para dito sa side ng Fnatic. Ito pa yung aggression. Yamate, andito na rin. Mamamatay na naman ata. Ito si Ice, pero may barko. Binigay din si DJ. Sunstrike will connect ito kay AU na karet pa ng kamatayan. And Ice, mahuboy, babahin. Uy, ang ganda ng mga tulog noon. Pero mamamatay pa rin. Etong si Ice, and double kill para dito kay Ohio. Hindi pa kayang pumalag dito ng ano ng Invoker. Kumbaga yun lang ang tulong niya. Sunstrike lang. Kailangan niya pa ng items. Same si Spectre. Yung dalawang core nila, both needs a lot of farm para maging effective sa mapa. Where sa side ng Lota, kita mo naman yung group up nila with kay DK, kay Pugna. Ang bilis din nila nakuha yung tier 2 tower. Oo. Oh, and ito, Raven going for BKB kagad. Parang ito yung Broodmother kaninang game number 1. After ng damage item, going for BKB para dire-direcho yung kanilang snowball sa pagkapanalo. And DK naman going for BKB rin. Talagang tatapusin na ata nila to, ha. Mukhang wala nang hindi na paihingahin itong Fnatic. And Pugna, siya yung nag-veil of Discord dito. Going for Dagon. MP na naman. Nako, nabigyan naman ata siya dito pero may patulog. Coming from Jobs pero MP. Yun na nga, makapag-dagger out siya doon pero Jobs ata yung maging kapalit. And tinigil na yung TP. Kung sino naman yung magtitipi doon. Pero at least na-save niya yung buhay dito ng MP. And na ngayon ay meron na 2-2. Yeah, this is gold. Sobrang delay. Kita mo, yes, nakaligtas nga siya. Pero he has to TP back to base. Kailangan niya ulit pumunta sa lane. And he needs to find a space to farm. Si Invoker farming the jungle side. Si Necropos nasa lane, nagpo-push. Yung top lane kagagagang lang. So saan pupunta ngayon si MP para mag-farm? Wala, dito na lang muna siya. Papiso-piso na lang muna. Ang hirap eh. Lahat talaga sila, kailangan nilang humabol ng farm. Walang nakapag-farm dito sa side ng Fnatic. Kahit yung support, ang hirap eh. Eto, si AU, nice pa naman dito si Ice. Eto yung Fissure, plus the Torrent, Totem. At naku, kinumit na rin dito yung dalawang ultimate ng support. Nandito na rin si Raven, para masecure yung kill na yon. Grabe si Raven, nasa buong side ng mapa. Wala, hindi siya. Pero ito, alam nila na wala dito yung tatlong hero ng Lotak. Pero mabibigyan pa rin ito si Jabs. Wala, kulang din dito yung Fnatic. Alay, talagang sinisecure nila yung farm nila. Si Abed, si Abed walang pangailam guys, hindi natin kayang lumaban ngayon. Kita mo yung item ni Abed, dalawang null point booster. Paano ka papalag niyan? Oo, talaga mag-re-recta na nga lang siya dito ng Aghanim's eh. Para naman mamaya. Kaso, mag-Aghanim's ka, tapos may point na. Parang kamang magbibigay ng skill. Tapos may talent pa si Pugna, yung extra damage dun sa ano, extra, yung ano. Sa Nether Ward. Ayan. Ayan, plus 200 o Nether Ward plus damage. Ah, sa 25. Pero Nether ito, pinaka-ano dyan eh. Ay, per mana pala, yung per mana yung malakas. Ang ano dito, yung pinaka-bosset dyan, yung plus 3 Nether Ward's health.
Ah, oo. Oo, yun din. Tagal mo nang patayin yung isa, nagde-decrepify pa dun si Pug na sa kanyang wards. Dapat bawal yun eh. Bawal, dapat bawal yung decrepify sa wards eh. Ay, Diyos ko, Lord. Naalala ko niya yung may kalaban akong Pug, tapos kinuha niya yung ano, per mana na damage. Ito yung plus 1.75 nether ward damage per mana. Skyret ako, naka-aganim, samatay ako. Ay, 600 yun eh. 600 ba yun? Oo, namatay ako. Sabi ko, ang sakit naman nun. Tapos pagtingin ko doon sa talent ni Pugna, may ganun na pala yun. Mahirap to, mahirap to. And eto na, kumukuha na po ng Roshan. Etong side ng Lotak. Let's see kung eto na ba yung turnaround ng game natin. Fnatic. 3K pa lang yung pera dito ng MP. Talagang hinahabol niya yung kanyang farm. Pero DJ, iikot-ikot dito. Alam niya na nag-roshan yan. Torrent mo. Parang mahirap. Nag-bounty rune lang yata. Bounty rune na lang siya dyan. And Raven securing yung Aegis of the Immortal. Si Jobs, naku, tipihan mo na. Yari ka dyan. Hindi yata nakita. Pero nagbiting eh. Hindi nakita. Ay. Ito yung sleep. Sunstrike. Pero PP out na by Jobs. Ala, nahuli na ang lahat. Hindi na pag-fissure si Ayo dun. Mm-hmm. Bottom lane naman, Necropos, meron na siya dito yung Scepter. So, kahit pa paano, nakahabol. Oo. Itong Fnatic, meron ng Relic. Itong si MP. So, may damage na siya dyan. Kahit pa paano. Pero malambot pa rin yan. Malambot pa rin yan eh. Rekta eh. Parang Ancient na. Kaya mga Spectre sa Ancient eh. Rekta. Tapos sa laban bigla, oh, sabihin, ayoko na, may Radiance lang ako, lumawa na, talo pa rin. Malamang, Radiance lang yan. Diyos ko. Ilang beses na yan nangyari sa Mineski, ISIS lagi namamatay, space opening, lahat kahit pa paano. Let's see. Parang natalo lahat at ano eh. Natalo sila lahat sa tatlong lane. Oh. And eto, magdedire-diretso po dito yung Lotak. Let's see, sa top lane sila magpupush. Jobs yung nag-aabang dito pero Maki King tatalon-talon na sa puno, meron ng BKB. Etong si Raven, eto na yung jump in forward nitong si Shuan, wala silang magagawa diyan. Pag pinitasan sila na isa, talagang titingnan na lang nila. Wala eh, ang hirap. May BKB na rin itong Dragonite. Then etong si Ice nag-push na sa bottom lane. MP gusto rin mag-farm yung kanyang Radiance. Pero Lotak, alam nila yung opening dito sa top lane. Hindi na nila papakawalan yan. Gusto nila i-burst down itong Pugna. Ito yung Sunstrike at mamamatay si Ohio. Pwede ata to, sabi ng Fnatic. Let's see kung ano ang gagawin nila dito. Nandito na itong si Ice. Pero dire-diretso sa pag-push yung ginagawa dito ng Dragonite. X-Mark, Torrent, mako-connect. Echo Slam, pero na-reaper sa mukha. Ito si Shuan, mamamatay si Ice. Bukong Skuman committed dito. Naku, MP! Namatay din. Kailangan niya ato mag-buyback dito. Raven is doing it. Mega kill na para sa kanya. 3 rows doon ang side ng Fnatic. Nag-buyback na si Ice. Pati na rin etong si DJ. Pero hindi nakuha nila yung Rax, no? Oh. Wala na rin buyback dito si ano. Pero hindi na rin masama yun na para grabe sa Fnatic. Na-burst down nila yung DK dito. Na hindi nakapag-BKB. Oo. Kasi si Pugna rin, nabigyan din na isang mabilis si Pugna. Yung si Pugna yung ano eh, yung key hero din nila para makakuha nila yung mga objective na yun. Pero yung dalawang heroes na kailangan nila to take the objective is down, na-pick up na isang mabilis si Fnatic. Kasi tingin ko, hindi na-expect ng Lotak yun. Ito maganda. Ito mo ha. After sa top lane, alam nila na may magde-dep sa bottom lane at nag-connect agad sila dito. So hindi anda. Dapat itong si Ohio, hindi. Ahanda. Nakanda, oo, alam niya. Handa sila. May ward. Hindi, dire ward yun eh. Walang wards. So, alam lang ata, pero eto na yung Pugna, maispatan na dito. Eto na yung X-Mark, Barco, mamamatay ba? Etong si Ohio, mamamatay nga po siya ulit. So, space na naman to para sa Spectre na mapag-farm. DP out by DJ, pero papipigilan yun. At mamamatay si DJ dyan, pinapatagal niya lang yung kanyang buhay. Pero kita mo naman. O, di na, masama yun. Kumbaga, sipin mo, sikung ka lang, pwit na mo, after nilang makakuha ng kill, takbo agad. Back off agad yung Fnatic doon. Oh, and 30 seconds. Wala, itong si Ohio. And then, Radiance na. Ito si Spectre. So, konti-unti. Talagang bumabawi itong Fnatic. Kahit pa paano. 13k network lead in favor of Lotak. Pero kailangan nila magdire-diretso dito kung gusto nila matapos. Grabe yung puso na ginagawa dito ng Fnatic. Unti-unti nilang kinokonekta yung mga skills nila, yung combinations nila.
Pero naku, Yamate, naiwan nag-iisa dito. Pag naiwan nag-iisa, talaga mamamatay. Ito na yung meatballs, mamamatay nga si Yamate. Pero sa likod naman, Jabs yung magiging kapalit nun. Pero space na naman yun. Kulang na naman ng isa itong Lotak, laging ganyan. At least, yun lang gusto dito magawa ng ano, Fnatic. I-delay lang na i-delay yung laban para makabawi dito si Spectre. At the same time, Invoker maybe pick up yung kanyang BKB. Kung makapag-BKB lang si Abed dito, malaking bagay na yan. And ito, MP. Farming pa rin dito sa jungle, pero naispatan siya dyan. Ha? May wards. Itong side ng Lotak. Let's see, nakaramdam naman siya dyan. So, mag-out na itong Spectre. And going for the top lane, itong si Raven na ngayon ay mag-i-scuddy. So, pampakunat gaming. Itong ginagawa ng Monkey King. Shua naman, yung kanilang BKB niya, hindi niya nagamit. So, 10 seconds pa rin yan. And mag-shadow blade. Itong Dragon Knight. Kung siguro, ano, wala naman kung objective pa yan. Tapos mag-expire yung Aegis of Immortal. Oh, dalawa sa mga pa. Dalawa sa mga kinagamit nila dyan. Hindi nagkaintindihan. Maka misclick lang, misclick. Pero, ayun nga, kung mag-expire yung Aegis, tapos mawalang makukuha yung Lotak pa na iba pang objective, naku, laking bawi niya. Spectre Invoker yan going into the late game. Kumbaga yung momentum ng Lotak, parang nag-stop after nung push nila dun sa top lane. Ito na nga eh. Kaya na nga. O, ayun, nag-split push na nga dito yung Spectre. Pero ito, Raven ha. May Aegis pa ba ito? Wala ng Aegis. Ito si Raven. And then, may smoke pa rin dito yung Fnatic. So, abang-abang lang. Pero mawala na yung kanilang smoke. And Raven, nandito lang. So may puno-puno. Siya yung nauna. Sa side ng Fnatic, kung ma-break man yung smoke, siya kagad yung maispatan. At red-retso. Itong si MP. Naispatan nga yata yung ano yun, yung bag-smoke na ginawa ng Lotak doon. Oo, naispatan. Ayun o, nandito yung isa eh. Kita din yun. Monkey King. Sila makita, kita mo nasa... Oo, oh, magaya, nakaka-space pa rin, oh. Space pa rin yan dito, eh. Kaso, masyadong kabado ata ito. Ayaw mag-farm dito man lang. Ayan, farm yung man lang yan. Ayan! Hindi, nagpakita na sa link kasi si Raven, kaya... Okay na, lumakas na yung loob niya, no? Oh. Pero mahina pa rin loob, eh, oh. Di kita na may word, eh. May word yung, ano, Fnatic doon, di ba? Kita na, oh. Ay, mag-farm. Ayan! Ayan! Pero yan, pining. Oh, ping. Sige pa, pwede pa yan. Yan. Cashback, TP. Di pwede pa yan. Pwede pa. Ah, ito, Tori. Nice! Nakakuha pa ni MP yung Tori doon. Mamaya ka na mag-TP. Kabado na si MP, kabado. Kita pa yan. Oh, nandiyan pa si Raven. Oh, si Earthshaker, si DK din, nandun. Kita. Sige, nandiyan pa yan. Tulak mo. Ang ginagawa nila dito, talagang ganyan lang dapat gawin pag login na kayo. Push lang. Yung kabila. Yan. And hindi naman sila aangat itong side ng Lota kasi once na magkamali ulit sila, baka final yung laban natin. Saka syempre medyo kinabahan na rin yung Lota ko yun after na. Ang laking gold swing din yun. Sipin mo, DK, Pug na mamatay. Tapos may Aegis pa yung Lota nun, di ba? Oo, may Aegis pa. Pero hindi nagamit yun. Hindi pa nagamit. Nag-expire na lang. Tulak pa ba, ate? Tulak ko ba? Tulak pa. Hanggang mahulog. And ito, skadi na para dito kay Raven. Pero at least, nakakabawi na dito itong Fnatic BKB and BKB. Para dito kayong Invoker. At ngayon, kita mo kung sino yung dumipensa, papatayin. Ganyan lang. Ito yung Sunstrike. At magkoconnect dito kay Crystal Maiden. Pampatagal na naman ng oras to. And Crystal Maiden, mamamatay. DJ mga kwanokin na yun. Pero ito, top tower. Gustong kunin na. Echo Slam committed dito kaya Necropos. And Necropos, ice. Dieback yun. 76 seconds. Wala. Itong Negro, kaya nag-buyback na. Itong si Yamate, alam nila, ito na opening nila kinakailangan ng Lotak. Yung makapit na sila ng isa at pwede na sila mag-high grounds. Let's see kung ano ang gagawin dito ng Fnatic. 4-5, makukuha yung Dire Top Rocks. Alala, buyback si Ice. Pero ito yung 45, let's see. Wongs Command committed by Raven. Ohio yung balak nila patayin, pero paano napapatayin yan? Yung Ghost Ship, nasaan? Ibibigay ba? Ohio, nasa likod lang talaga ng mga pinoprotektahan lang itong si Raven and Shuwan. So isang Rax yung magiging kapalit doon sa pagpatay dito kay Ice. Top lane, mega creeps na.
that's really good para sa side ng Lotak. At least sa susunod na ages na paghihintay nila, mas malakas yung pushing potential nila, yung team fight nila. Uy, oh, eto pero na. Eto, naku, naispatan nila dito yung Spectre. Yari ata, eto si MP. Bumalik pa siya dito para dito kay Yamate. Nakapag-shrine siya pero mamamatay siya doon kay Raven. At ahabol ata dito si Raven. Matotorin pa siya, yung dalawang hero lang. At hindi niya na itutuloy yun. Pero may buyback naman. Itong si Spectre. Roshan! Naku, Roshan! Naku, Roshan is up. Pwede mag-Roshan, pwede mag-push. Mm-mm. Pwede i-force lang yung buyback and then mag-Roshan. Let's see kung anong gagawin na dito. Dragonite, Shadow Blade niya po. Medyo ano yung farming ni Epi dito eh, no? Medyo matagal ano. Dapat kung ganyan kalaking space na, at least second or third network niya, kaya nahihirapan pa rin Fnatic ngayon eh. Oo. Pero ito yung burst down, boom na. Mamamatay ba siya? Mamamatay nga po si Ohio. Ito na naman yung burst damage na ginagawa lagi ng Fnatic. Pero at least hindi rin na force mag-BKB dun si, ano, si Abed or si Invoker. Mm. So malaking bagay pa rin sa side ng Fnatic. He's dead for 30 seconds. Kung mabubuhay si Spectre, pwede silang mag-Roshan dito. Ah. Oh, at hindi rin to nagamit yung buyback ng Spectre. Let's see kung ano ang gagawin dito na Fnatic. Oh, kailangan. Wala pa, wala yata ang vision yung ano dito, yung Lotak sa may Roshan side natin. Ito, ito. Ayun dun sa side na yun. Ayun. Pero ito yung Fnatic. Aabante sila dito. While ito yung Spectre, nag-farm lang dito sa top lane. So may hunt naman siya dyan. Kung may makakuha man itong side ng Fnatic, pwede nilang bigyan ng isang mabilis. Pero kailangan magbakata ng Fnatic dito. Kompleto na naman yung Lotak. 2 seconds mabuhay ni Pugna. Eh na nga, buhay na nga. And Necropos going for Aeon Disc. Magandang item yan para hindi siya ma-burst down. Katulad kanina. Si Pugna rin kailangan ng Aeon Disc. Actually. Oo. Pero dagon yung bubuhin niya. Combo Breaker. Mm-hmm. Ay, pero dagon eh. Isang X-mark na naman sa kanya. Talagang setup na yan. Patay na naman siya eh. Pero ito. The wards coming from Jabs. Wahabuli na ata siya rito. Yari, etong si Bane Elemental. Mamamatay si Jabs doon. Natagalan siya doon sa pag-dewards niya. May buyback naman siya dyan. Pero at least si Bane Elemental may boots na. Ano? Kanina ito lang. Kanina, 20 minutes yata yung boots niya. Ito, ginamit na. Binili na yung Aeon Disc and buyback committed para dito kay Bane Elemental while yung MP farming lang sa kanyang manta style. Tagal pa ata nito. Yung manta style niya. Tagal nung ay nagan. Oh. Nung radiance niya ilang 25 ata yung radiance niya. Tapos yasha lang nabuho niyan. Tapos sumbis na yung farm niya doon, di ba? Oo. Alay, mahirap din kasi guys yung laban. Dito konti pa. Parang gigi De, sobrang ingat na carry nito eh. Oh, kaya nila pinili itong si MP as a core kasi nga greedy nga si Abed at si Ice na mga core. So kailangan nila ng balancer pero Spectre ka eh. Spectre ka eh. Oh. Kumbaga kailangan mag-farm. Mm. Mamatay ka man eh, at least nakapag-farm ka. Alang. Konti na lang naman, konti na lang. Eh na. Tagal. Nakakasar eh. Nakakasar, parang dagiri mo na lang ito. Dagiri mo, tas konti pang farm alis. TP out. Parang hindi siya efficient mag-farm gano. Oy, pero yung Aeon Disc dito ni Necropos, nag-pop na. Eto na rewokus kumata. Ang ganda naman nun. Boundless strike sa tatlo and AU double kill. DJ, magti-TP out at makakapag-TP out naman siya. Pero yung dalawang hero, walang buyback. Necropos and Bane Elemental yung makukuha ng Lotak. Ako po, ngayon mag-iisip ko, worth it ba yung Aeon Disc noon? Hindi naman ako nabuhay eh. Yun nga eh, unti-unti siya pinatay eh. Oo, saka ala. Uy, wala itong TP. Pero nag-hunt din yung Spectre doon, kinikinumit niya yung hunt, pero wala kulang eh. Napansin niya, naka-BKB, walang gagawin si Invoker doon. So, kailangan talaga ng MP Uy. Damage. Uy, wala itong TP oh. Eh, midlane, binabagod na. Wala naman siyang gagawin din eh. Oh, wala din si ISS, wala din magde-defend ng ano nila. Pero 25 seconds pa, eto na naman, jumping forward, and kung ka ni DJ mamamatay, boundless strike, setup yan para dito kay Invoker. Dagger, ayaw na. Pero 45 use, let's see, MP, 70 seconds para sa kanyang TP, 8 seconds na lang yan. Pero dalawang racks na po yung down dito sa side ng Fnatic. And Lotak, pinapakita nila na hindi chamba yung kahapon. Baka sabihin nyo, lag na naman. Sabi dito ng Lotak.
Eto na, yung banatan na mangyayari. Clash naman oh, isang clash lang oh. BKB committed by Dragonite. Gusto may burst down yung Abed. Abed mamamatay, bye back agad dyan. And Mega Crops na makakuha ng Lotak dito. Freezing Field committed by Yamate. At tubos ata dito. Ito side ng Fnatic Rios down para sa kanila. And MP will fall. Raven, godlike na. And GG will be called to side ng Fnatic. Lotak is doing it. Yeah. Kung kumbaga, napaka-basic lang ng analysis yung dito eh. Outdra. Yun na nga eh. Yung hero pa lang eh. Parang pinilit nila masyado yung ano, yung Kunga. O sige, mag-support ka na lang. May could have worked kung may plano talaga sila. Pero nung pinagtagpi-tagpi nila, ang hirap eh. Natalo yung baba, natalo yung gitna, natalo yung taas. Hindi din nila, tinry-line nila yun. Hindi din nila na-secure yung farm dito ni MP. Kasi nga, si DJ, di rin tumatama yung mga turret niya. Mm. Yung Sunstrike din, di ganun gaganda yung coordinations ng ano, ng Fnatic. Though they did try, napatagalin yung laban. Pero sobrang snowball na ng heroes ng ano eh. Ng Lotak. Saks, madali talaga i-execute yung hero nila. Not sure din kung bakit Spectre last pick. Dahil kung mag-Spectre ka, in-expect mo talaga na malulugi kayo sa early niyan eh. Oh. Then, kung malulugi kayo sa early, kailangan yung mga kasama ni Spectre na hero, yung kayang dumipensa. Mm-hmm. Kung ka, Bane Elemental, Invoker, tas Necropos, parang walang pang-clear na ngayon. Yun. Bakit mag-Spectre ka pa? Kung titignan mo palang yung lineup ng Lotak, Pugna, DK, Monkey King, kinounter-counter na yung hero mo, tas mag-Spectre ka pa. Mm. Pero yung nga, doon nga po nagtatapos ang ating game number 2. Tingin ko, yung ano lang talaga, Spectre pick siguro or nag-adjust na lang parang sila. Parang hindi worth it yung last pick nila na yun, ano? Nice, nakita naman natin yun. Hindi naman sa pag-ano, pero nakita naman natin yung nangyari doon sa game na yun. At yun nga po, 1-1 ang ating score. Best of 5 po ito, mga sir. So, kailangan pa ng tig-dalawang wins ng both teams. So, para magiging best of 3 na lang ngayon. So, reset na tayo. Best of 3 na ito. And kung hindi nyo po napanood yun, punta po kayo sa ating YouTube channel, youtube.com/luponwxc. At dyan po namin na-upload lahat ng aming kinakas. Pati mag-subscribe na rin kayo dyan sa aming YouTube channel. At kita-kits tayo! Ayan, bukas guys sa ano sa ESGS. That will be tomorrow, Saturday and Sunday. Ayan, nandyan po ang buong Lupon WXC. Magbebenta rin po kami ng merch, ng Lupon WXC merch, TNC and Execration, NC Zapnu, nandyan din, Mobile Legends, nandyan din. Marami pa guys. So make sure na pumunta kayo para kita-kits tayo dyan. Mapag-hangout naman tayo. Magkabalik kami. Short commercial break lang. Game number 3 ng Fnatic and Lotak. We will be right back, mga sir.